Ford Raptor 2021. Low power at tumatakbo lang daw ng 40 kph. Ano kaya ang dahilan? Ayan, so tingnan natin dito. Pinaandar ko lang muna. Kita natin na hindi naman nakailaw yung sign ng pitaka. So ngayon ay dito tayo sa engine. Ayun, so kita natin na parang galingan ng bato. Palyadong-palyado siya. Dahil sa palyado talaga, fast forward agad tayo. Ginamitan natin ng lug nut dalaibot. Tinanggal natin yung dalawang injector. So ang gagawin natin ay palitan natin agad ng buong injector to. Yan, brand new na original yung ginamit natin. So bali, dito ay nakabit na natin yung injector number 3. Yan, sinaw-sinaw siya. Tapos ngayon naman ay kabit natin yung injector number 2. So dalawang injector yung pinalitan natin. Yan. Sa mga nagtatanong, hindi ba na re-repair ang ganitong injector? So ang sagot ay hindi po. Hindi siya tulad nung iba na nare-repair. So ngayon naman, ang gagawin natin ay magpapalit tayo ng timing belt. Kasi ang udo nito ay nasa 100,000 plus na. So shout out natin yung mga basher ng Ford. Kita nyo naman na naka 100k udo na at bago pa nasira yung injector. So ngayon, para maingatan yung engine natin ay magmi-maintenance tayo. So dahil sa timing belt yung Ford Raptor, ayan, dalawang timing belt yung nakita natin, yung oil pump sa ilalim. So para hindi siya masira ay dapat magpalit tayo ng mga timing belt. So sa pagpalit ng timing belt naman, ayan, dito tayo magkamang-kamang sa ilalim. Dahil sa 4-wheel drive siya ay tanggalin natin yung cross member dito. Ayan, ginamitan lang natin ng duk-duk-duk-duk ng maraming bisis. So kailangan talaga to para mailabas natin yung ayan, oil pan. So kahit hindi man siya mailabas ng todo, basta makuot-kuot natin yung timing belt sa ilalim. Yan, oh, kita nyo yung batikulo ng 4-wheel drive natin, yung differential. So tinanggalan natin ng mga bolt. Tapos pwede na siyang kuot-kuotin. Yun, so ito yung timing belt na tinanggal natin, oh. Sobrang napakaliit. Ito yung sa oil pump. So sobrang napaka-importante nito. So ngayon naman ay ito nang tatanggalin natin, yung malaking timing belt na ito. So kailangan talaga to na lagnutin para yan, natanggal na nga, sobrang napaka-basic lang pala. Bali, dalawang timing belt yung papalitan natin dito. So ngayon ay lumakaw-lakaw muna ako ng mabuti dito. Yan, ano ba yung suot ni Matski dito. So siyempre, meron tayong maraming stock niyan. Yan, kita nyo naman na marami tayong timing belt ng Raptor dito. Kaya kung gusto nyong magpapalit, ay pumunta lang kayo dito. Kita nyo naman, meron pa tayong tensionero. So balik na tayo at nang maikabit natin to agad. So siyempre ay mag-a-advise muna tayo kailan ba magpalit ng timing belt yung Raptor. So advice natin ay kapag tumungtong na ng 80,000 plus pataas hanggang 100 ay magpalit na kayo. So wag na kayo mag-antay na mabutas pa yung bulsa ninyo. Ayan, so basic lang siya. Kinabit natin yung oil pan belt. Ayan, so ito na yung mga pinagpalitan natin, no? Pagkatapos natin may kabit yung timing belt, kailangan natin tuyok-tuyokin para hindi madisgrasya yung engine natin. Siyempre, para mas maalagaan natin yung engine ng ating sasakyan at makapag-servisyo ng mas matagal, dapat gamitan natin ang US Lobe Metax Extreme. So isa sa pinaka high grade na engine oil to. Ang price naman ito ay magkaparehas lang din ng price ng mga kadalasan ninyong ginagamit, yung mga poly synthetic. Tapos yan, kita natin na nag-change oil din tayo ng transmission. Mercon ULB yung gamit natin. Sige, start boy at nang magkaalaman. Yun, oh, sobrang lamig ng andar. So hindi na siya tulad kanina na parang galingan ng bato. Kita nyo naman yan, oh, naka RPM-RPM pa talaga tayo at napaka ganda na talaga ng andar ng engine, malakas pa. So dito ay in-RPM-RPM na naman natin ng maraming bisis para lumaki-laki yung libor natin. Siyempre, dahil sa low power yung ginawa natin dito, kailangan nating itis drive to. At nang malaman kung low power pa rin ba, tara. Yan, so dahan-dahan na yung takbo natin dito para iwas na iwas tayo sa tumingkalbong. Maraming salamat.